Salamat po. Wala na po kasi. Lea, mabuti naman at dito mo naisipang mag-charge sa amin. Masya, mauna na ako sa inyo. Sige po. Oo nga. Alam mo, welcome ka dito. And I hope na maging regular member ka na rin dito. Of course. Feel ko nga, bilong na bilong ako eh. Eh, teka nga, bakit nga bang ngayon ka lang na-invite dito? Saka ba dati? Matagal kasi ako sa Taiwan, ilang taon. Mag-asawa na rin ako doon. Tapos, malaki na rin ang naipon ko. Kaya naisip ko, balik na ako dito sa Pilipinas. Magne-negosyo na lang ako dito. Ay! Negosyante ka pala? Of course! Kaya mga sisters, kailan po ba pwede ilatag sa inyo ang business proposal ko? Legit business naman yan, ha? O, syempre naman. O, sige. Mauna na kami sa'yo, ha? O, sige. Sister, thank you. Kuya, si Leia nga yan. Nag-scam yun sa Taiwan eh. Scammer. Kaya palang ito. Siya na, kaya. Ako ba ang pinag-uusapan nyo? Hindi naman po. Pero hindi nyo naman po sinabi sa akin. Sikat naman po pala ako sa social media. Tinan nyo po yung picture nyo. Kulot na po siya. Saan nyo nakuha yan? Bakit ka nagagalit sa amin? Eh nakita lang naman namin yan. Eh, paano hindi ako magagalit sa inyo? Eh, wala kayong ginawa ko hindi makipag-chismis. Chismis kayo ng mga buhay na ibang tao. Teka. Tita Leia mo ba yung nakikipag-away? Opo na isa nga. Nangyayari doon? Kaya wala na kayong inintindi kung hindi makipagkwento ng mga buhay ng mga tao. Sandali, ano ba nangyayari dito? Eto. Scammer yan. Kalat sa social media. Yan si Leia, oh. Scammer siya, oh. Hindi niyo ba alam? Ano to, Leia? Kaya pala umuwi. Totoo ba yan? Na marami kang na-scam sa Taiwan? Ayan, ang mukha mo. Teka. Kaya ka ba umuwi sa Pilipinas para magtago? Tignan mo, hindi mo kasagot, oh. Tapos ikaw pumigaw namang away. Tara na nga. Oh, tara na nga, mas... Scammer! Si Leia, scammer! Ano, Leia? Ano na? Magsabi ka nga ng totoo? Para naman matulungan ka namin. Oo na. Picture ko nga yun. Huwag kayo mag-alala. Makakabawi rin ako. Babayaran ko yung mga utang ko sa inyo. Eh, tita, mas mabuti siguro kung maghanap ka na rin ng trabaho para may sarili kang pera. Bakit? Pabigat ba ako sa'yo? Tita, hindi naman ho yun yung ibig kong sabihin. Ang sa akin lang, mas okay kung meron kayong maayos na trabaho para hindi ka na rin nahihirapan kung saan kukuha ng pang-araw-araw na gastusin nyo. Arlene, ano ba ang pinagmamalaki mo? Yung bariya-bariya mong pinapahiram sa akin? Huwag ka mag-alala. Babayaran ko yun. Lalagyan ko pa ng interes kung gusto mo para matahimik ka lang. Mabuti pa. Magte-church na lang ako. Pagdadasal ko kayo, pagtitiri ko kayo ng kandila. Grabe. Alam mo, Arlene. Tama na. Huwag mo nang awayan ng tita mo. Hindi, sumusobra na lang eh. Alang-alang na lang sa akin.